Hi guys, syempre share ko sa inyo ano nga ba yung silage. Yung silage po na yan ay pinapakain namin during start of the spring and autumn, late autumn o mid autumn, depende po sa budget ng damo. Kung kaya pa ng budget hanggang late autumn, pwede pang hindi muna magpakain ng silage. Pero sa amin, may budget pa kami ng early autumn, kaya ngayon nasa mid autumn na tayo. Ayun, kailangan na natin magpakain ng silage, preparation for May o late autumn. Kaya yun, yung silage po ay napakalaga na mayroon tayo niyan, syempre as supplement, para hindi po kapos yung pinapakain natin sa ating mga baka. Although babagsak po yung gatas konti, pero yun po talaga yung sistema. Kaya yun, yan yung silage ay kulda mo lang yung aming ginagamit. Yun po yung purpose ng silage. Kaya yun guys, ito po. Ayan, ito na inyong Kapangarap guys. At yun, ito po yung ating trabaho dito sa New Zealand. And yun, okay naman po yung trabaho ng bilang magbabaka dito sa New Zealand, magdi-dairy farm. At ayun. Kaya yun guys, to naka-set up na yung ating traktora. Ayan, at start natin uli, feed out itong isang wagon uli na ito. Hi guys, ito nga, mag-start na tayong mag-feed out ng supplement sa ating mga baka. Kaya yun, go na tayo guys, let's go! Ayan guys, pandarin muna natin itong ating traktora. Kasi na nagkasalagin tayo kasi minsan tumatalsik yung damo sa mata natin for safety. Tapos ito guys, hydraulic hose to. Ito. Kaya na rin natin to. Pero make sure na malinis to guys. Saka yung pag ganyang marumi, dapat hindi ganyan. Saka yun, kasi papasok sa hydraulic natin yan sa... Kaya tanggalin natin yung dumi. Ganun din to guys, tanggalin din natin yung dumi niyan bago natin ilagay dyan sa kwan na yan.
syempre tatanggalin natin yung stand. Ayan guys, habang magpipid out tayo, papunta tayong feed outan yung ating mga baka. Siyempre, kikwentuhan ko po kayo kung ano ba yung aming ginagawa dito sa araw-araw sa dairy farming. At siyempre, kung paano po maging isang dairy farmer dito sa New Zealand. At siyempre, bago po tayo nakapunta dito sa bansang New Zealand, ay nag-experience muna tayo, nag-gain muna tayo na experience sa Middle East o sa Saudi Arabia. I've been there for 3 years as a dairy farmer. Then nagtrabaho din po ako sa isang construction na company sa Middle East din, sa Saudi Arabia din. Nagtrabaho po tayo sa isang Australian company at ang naging project po namin sa Saudi Arabia ay yung railway company sa Saudi. Yun po yung SAR ngayon, yung Saudi Railways. At naging heavy equipment operator po tayo doon ng ilang 4 years. Kaya ayun, ang task po natin doon ay maging isang all-around o multi-task operator tulad ng loader, backhoe, bulldozer, ganyan, yung mga telehandler, forklift, iba-iba pong klaseng machinery yung ating in-operate doon noon. Kaya medyo may knowledge po tayo sa ganitong pag-operate ng mga machinery. And sa dairy farming naman po ay nanggaling po tayo sa Almaray Company. I'm very proud na produkto po tayo ng Almaray kaya po tayo nakapunta dito sa New Zealand. At yun, ang naging trabaho po natin sa Saudi Arabia ay sa Almaray Company ay sa dairy farming doon ay una po naging milkers tayo, then syempre naging maintenance tayo sa shed, ganyan. Sa plumbing, nag-plumbing din po tayo doon at naging operator din po tayo doon ng mga traktora o ng mga loader ganyan sa Almaray. And then nag-decide po akong mag-exit kasi nagplano akong mag-apply dito sa New Zealand before. And ayun, nag-apply po ako sa isang agency na naka-based dito sa New Zealand, yung Prince International. At pero nasa construction na po ako noon. And yung first application po natin papunta dito sa New Zealand ay napakapait dahil hindi po tayo natuloy. At hindi naman po totally decline yung ating application. But na-question lang po yung ating employer dahil napunta tayo sa maling recruitment agency na sila pala ay hindi po legit na kumukuha ng tao sa Pilipinas. At nagbibigay po sila ng mga job offer na fake po. Pero ayun, ayoko na pong balikan yon. Pero ito, masaya tayo sa pagdideri natin dito sa New Zealand dahil yun, siyempre napakasarap na nakikita yung ating mga baka na ayun, sapat yung kinakain nila, yung production namin is very good and so far. At nakukuha naman yung target. Then yung aming mga body condition na target ng aming mga baka ay nakukuha din namin guys. Tapos yung aking mga kasamahan ay talaga namang masisipag at saka mababait. At syempre, mga Pilipino din katulad natin. Ayun, shoutout kay paring Joseph at saka kay bro Prelly. Ayun.
And ayun guys, ganito lang po yung aming ginagawa araw-araw. Sa umaga nagmi-milking at saka sa hapon then yung ibang duties dito sa farm ay ayun na yung mag-break fencing ganyan, mag-set up syempre pakain ng ating mga baka, tapos monitor yung kanilang health condition, ganyan, yung kanilang body condition. Kailangan namimit natin yung kanilang body condition para masigla po yung ating mga alagang baka. At syempre, yung monitoring po ay napaka-importante sa ating mga alaga. Tulad ng yun, kung may lame, may mastitis, dapat po alam natin silang i-treat o gamutin. Tapos syempre, yung pag-during calving, kung tawagin, yung tag-anak ng aming mga baka, syempre kailangan pong marunong tayong mag-identify ng mga suwi o yung mga abnormalities ng panganganak ng ating mga baka. Tapos syempre dapat marunong din po tayong magpaanak ng mga baka. And ngayon yung stages ng pagpapalaki ng mga anak ng ating mga baka, kasi dito sa farm namin kami din nag papalaki sa aming mga calves guys, kung magiging R1 na sila, yung yearlings, 1 year old up to 2 year old, ayun ay kami din po nagpapalaki, kaya ayun talagang marami pong involved na trabaho dito sa farming. At syempre kailangan po malawak yung kaalaman mo o yung skills mo, syempre tulad ng ganito, mag-operate ka ng machineries, konting knowledge sa maintenance, ganyan. At malaking tulong po yung ating naging experience sa Saudi Arabia, tulad ng mga pivot na ganyan. Syempre, mayroon po tayong knowledge konti about maintenance at itong mga machinery. Ganun din po, syempre troubleshooting, basic. Pero hindi naman po nire-required ng mga employer na gawin po natin yung mga trabahong maintenance, kasi mayroon pong mga talagang hinahire yung ating mga employer dito na maging gumawa o ng mga maintenance jobs at saka yung mga electrical jobs. Syempre kahit papaano, kahit basic lang guys, then ang pinaka magagamit mo talaga dito sa farming ay itong machinery experience at saka syempre yung animal husbandry ganyan, yung animal health and husbandry, yung feeding management, ayan. Ayun guys, siyempre yung maintenance naman, at least sa mechanical konti ay okay na po yun, yung mga basic mechanical maintenance, tapos troubleshooting lang. And then siyempre kailangan talaga dito kasi napaka-importante yung paggagamot ng mga baka guys, kasi dito po pagka hindi mo talaga kayang gamutin yung isang baka o hindi mo kabisado o iba yung sakit nila, pwede naman tayong tumawag ng mga veterinary dito, kasi may mga kwan naman dito, certified veterinary o yung mga veterinaryo talaga na naggagamot ng mga baka. Kung hindi po natin alam yung sakit ng mga baka na minsan na-encounter natin, syempre. Tapos ang kagandahan dito guys, syempre pagka nakuha po natin yung mga tiwala ng ating mga boss o yung ating mga employer, syempre binabayaan lang po tayo, at least alam nila na yung kanilang farm ay yung kanilang kita o yung profit nila ay maganda. At saka tulad dito sa amin, syempre nakukuha namin yung target higit pa, tapos self-sustainable farm po kami. Yung mga ani namin dito na damo ay yun po yung ginagamit naming supplement tulad na ito. Tapos kami rin ang nag-urea dito sa aming farm, nagpe-fertilizer, kaya malaking tipid po yung ng farm kung marunong po tayong ng mga ganong trabaho. At syempre yung napaka-importante po dito yung feeding management, syempre yung papapakain ng ating mga baka, dapat nami-meet yung demand ng mga baka nating yung pinapakain natin sa kanila. Syempre kasi siyempre may computation po yan, hindi lang po tulad si Gusto nakikita nyo guys na basta't nilalagay lang namin dyan sa paddock yung aming mga baka, ganun lang, hindi po. Yung araw-araw pong kinakain nila, every feed, kalimbawa twice a day. So mayroon po talagang required na
ratio ng kanilang kinakain every feeding po. Tulad halimbawa ng grass, 18 kg per cow per day, ganun po. Para syempre yung production po nila ay yun po yung napaka-importante dahil syempre trabaho po natin dito ay dairy farming at gatas po yung aming produkto. Kaya yung milk production, yung production po ang napaka-importante dito syempre sa ating mga ginagawa araw-araw dito sa farm. At ayun, tingnan nyo guys yung ating mga baka, napakaganda ng mga katawan nila. Nakikita nyo naman guys araw-araw pag nagla-live ako. Ayun, at kahit pa paano gusto ko lang pong i-share sa inyo para ma-inspired kayo sa kwento ng buhay ko, kwento naming mga magdi-dairy farm dito sa New Zealand ng mga Pilipino guys. At saka syempre kahit po ibang lahi. Ang dami po na ating mga kababayan na nandito na rin sa New Zealand na lalong-lalo na dito sa dairy farming industry dahil ito po yung isa sa pinaka-in-demand jobs sa ating mga Pilipino. At syempre, alam nyo guys, bilib na bilib po sa atin yung mga employer, tayong mga Pilipino kasi masisipag daw tayo at syempre mayroon tayong IQ o mataas yung ating mga skills pag pumupunta po tayo dito at saka syempre yung IQ natin, yung ating passion sa ating ginagawa at saka syempre yung dedication natin sa ating trabaho, ayun po yung napaka-importante. Tapos yung mayroon po tayong paggalang sa kanila bilang isang bilang mga employer natin at saka bilang mga boss kung tawagin. Pero yung mga boss po dito ayaw po nilang patawag na mga boss at gusto lang nila pangalan lang nila, but syempre nasanay tayo sa mga katawagang sir or boss sa ating mga pinanggalingan o sa ating bansa na ayun nga. Pero na-appreciate naman natin yung kanilang ginagawa minsan sa atin, siyempre yung mga naibabahagi nila at naitutulong nila sa atin tulad ng pagkuha sa ating mga pamilya papunta dito sa New Zealand. Yung accommodation po ay ayun, napakaganda ng accommodation namin dito guys, para talagang mas maganda pa sa aming bahay o sa ating bahay sa Pilipinas yung tinitiran po namin dito. Kaya ayun, tapos ang kagandahan po sa dairy farming ay siyempre yung accommodation po para sa pamilya, syempre very comfy po o comfortable yung aming tinitirhan. At ayun, yung mga accommodation namin dito ay pang family talaga. Bihira po yung mga single dito na accommodation sa farming. Kaya ayun, maluwag mo pong makukuha yung pamilya mo pagka nandito ka na nagtatrabaho sa dairy farming. At ayun, ang kagandahan yun. Okay guys, hanggang dito na lang.